Ang batas ay kung ipatutupad ng tama, wala pong makakaligtas dito. Hindi po exempted ang sinuman. Ha? Kahit ikaw ay kilala, kahit ikaw ay dating pangulo ng Pilipinas, kahit ikaw ay napakayaman, kapag ka ikaw ay lumabag ng batas, dapat panagutan mo ito. Kanina sa Kongreso, merong hearing na nangyayari. Mukhang meron na namang revelasyon tayong malalaman, pero hindi muna natin pag-uusapan yon sapagkat ang pag-uusapan po natin ay ito pong nagtago for several weeks na si dismissed Mayor Alice Goo na ang tunay na pangalan ay Go Waping. Siya po ay naaresto sa Indonesia kanina at malugod po iyang ibinalita sa atin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos kanina para po iimporma sa harapan ng publiko na matagumpay po ang naging pag-aresto dito po kay Alice Goo o Go Waping. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Goo, also known as Go Waping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Napakaganda po ng simbolo ng pagkaka-aresto na ito kay isang magandang simbolo ang pagkaka-aresto dito po kay Mayor Alice Goo. Ano, simbolo ng magandang ugnayan ng dalawang bansa, ang Indonesia at Pilipinas. Huwag din po nating maliitin ang kakayahan ng ating mga law enforcement authorities dito po sa Pilipinas. Kasi may mga kumakalat na mga memes, sabi, punta na kayo sa Jakarta, Indonesia, at doon kayo para mahuli. Pero memes lang naman yun. Ano? Tandaan natin, hindi magagawang mahuli ng Indonesian authorities ang mga takas na ito kung walang first action na ginawa ang ating law enforcement authorities dito. Tayo po ay nasa interconnectivity na ng law enforcement actions sa buong mundo. At ang pinakapangunahin nga pong mandato ng International Criminal Police Organization, kung saan ang Jakarta at Pilipinas ay parehas na membro, ay sharing of information. At sa pamamagitan po ng sharing of information na yan, napadali po. Pero syempre, higit sa lahat, pasalamatan natin ang counterpart natin dyan sa Indonesia dahil talagang siguro wala kurap sa kanila. Kasi kung may kurap sa kanila, baka malamang sa malamang makatakas pa rin si Alice Goo. Ilang beses nga daw po nitong sinubukan na makaligtas pa . Pero dahil nga po magaling ang mga otoridad dyan sa Indonesia, babalik na malamang sa malamang ito pong si Alice Goo dito po sa Pilipinas. Go Waping po ang kanyang tunay na pangalan. Nakasanayan lang natin na tawaging Alice Goo. O, ituloy muna natin ang pakikinig dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Goo shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. Walang pagbabanta sa sinasambit ng ating Pangulo. Ito po ay pagpapatunay lamang na ang batas dapat nirerespeto. Alam po ninyo, wala pong politika sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. Ang mga tao na naaakusahan, hindi po ang administrasyong ito ang may sirkumstansya o gumawa ng sirkumstansya para diyan. Sila mismo sa kanilang mga sarili. Kaya si Apollo Quiboloy at ang mga kasama nitong akusado, si Gerald Bantag, sooner or later, mga tol, mahuhuli po iyan ng ating otoridad. At naniniwala ko na sa ilalim po ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang rule of law at ang due process
ma-observe at higit sa lahat, ang katotohanan malalaman po natin. Lahat naman tayo, di ba? Kahit kayong mga sumusuporta sa mga Duterte, dito kina Gerald Bantag at Apolo Quiboloy, katotohanan ang hinahanap natin. Ngunit ang katotohanan na yan, malalaman lamang po natin sa isang patas na paglilitis. At mangyayari ito sa hukuman. Huwag niyong palabasin na itong si Apolo Quiboloy, si Gerald Bantag at itong nahuli ngayon na si Alice Guo o Guo Waping ay hindi makakaranas ng isang patas na paglilitis. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang ating batas, wala po itong kinikilingan. Unfortunately lang, dahil ang katotohanan, pagka mayaman ka, meron kang kakayahang mag-employ ng maraming mga abogado, magagaling pa, at maipaglalaban ang iyong karapatan compared to mga mahihirap na talagang walang kakayahang kumuha ng kanilang abogado. Yun lang yung katotohanan dyan. Pero sa interpretation ng batas, patas-patas po tayo. Kaya bakit kayo mag-aalala? Una, si Apolo Quiboloy, isang bilyonaryo, napakaraming abogado. Si Gerald Bantag, ang daming mga abogadong nagre-representa para siya ay ipagtanggol. Bakit kayo matatakot na sila, ang kanilang karapatan ay malalagay sa alanganin sa paglilitis na maaari nilang harapin? Huwag kayong matakot dahil pare-parehas na katotohanan ang ating hinahangad dito. Kung hangad ninyo ang hustisya, hangad din ang hustisya ng mga pamilya ng mga naging biktima nito di umano. At yon malalaman lamang natin kapag ka nagkaroon ng patas na paglilitis. Pero hindi mangyayari yon hanggat hindi kayo nagpapasakop sa batas. But we will not allow this to prolong the resolution of the case whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Okay, napakinggan natin ha si Pangulong Bongbong Marcos at katulad po nung sinambit niya, ang kamay ng batas aabot sa inyo. Hindi kayo makakapagtago, mga pugante. Ngayon, pakinggan po natin at panoorin yung naging press conference po ng Philippine National Police kaugnay po ng pagkakahuli dito kay Alice Guo o Guo Waping. Well, we don't have full details kung gaano nakatagal ongoing yung investigation, but maganda yung naging coordination ng ating police attaché doon at yung Indonesian police that led to the location nga po nitong si Alice Guo po. No information about that po dahil ongoing pa po yung interview at yung official reports po ay wala pa po sa atin, but kanina po before coming over here, kausap ko po mismo yung intelligence group na nag-facilitate po they opted not to disclose more information kasi ongoing pa po yung efforts natin to locate at the others po. Yan po yung inaayos ngayon, Mom, nila Chief PNP at ni SLG. Sabi ko nga, titingnan yung possibility. We have two options, whether yung ating police attaché na yung mag-escort papunta po dito sa Pilipinas or it would be the SLG and the Chief PNP that will be traveling to Indonesia to fetch po si Alice Guo po. Pero wala pa pong final ngayon, but we will provide you details and updates po as soon as ma-finalize po yung travel plans po. Yes, the intention of the SILG and the Chief PNP is within the day is we can get the custody of Alice Guo po. Under investigation pa rin po yan and we are closely coordinating with the NBI and the BI to determine nga po yung naging mga possible exit points po ni Mayor Alice Guo. But we said early on po na there is a possibility nga po talagang umalis po yan through backdoor dahil nga kung sa through immigration, sa customs, sa ports, and sa even... I-take natin ang pagkakataon kasi mukhang hindi alam ni Irenoyo Biaca Jr. dahil nagpapaniwala siya
sa mga fake news. Ang pangulo po natin, for your information, Didi Shit na tanga at bobo, hindi kita pinapatulan na pero i-educate kita. Ito po ang pangulo. Oh. Pilipinas, nagtatrabaho, hindi po nagbabakasyon sa Germany sa pangangailangan ng mga Pilipino. At with regards to pinapakalat yung fake news na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos, ito po ang kanyang pahayag. Because lumabas yung ano, yung report, yan ang kailangan ninyong bantay. Ayan ang kailangan natin bantayan, mga fake news na ganyan, huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Wala, kanukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the, most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders, and I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when you said that there was a medical emergency. Medical emergency. Sir, which is why we were asking directly. Well, it's totally and completely fake. I do not even have a code. I do not have anything. Kaya pagkatanga at bobo, maniniwala dun sa isang dating journalist na walang kwenta kung hindi ang ginagawa kasi magpapakalat ng mga kasinungalingan. Ngayon, meron din ulit isang tanga. Top 1, ang aga mong nangangampanya para kay Abalos. Gusto ko eh. Ang tanong, bawal ba itong ginagawa ko? Hindi bawal. Pangalawa, isinusulong ko na kumandidato si Secretary Benhur Abalos para sa pagkasenador para mawala na ang mga walang kwentang senador katulad ni Ronald De La Rosa, Bongo, at kung sino pa yung mga magtatapos na senador dyan sa Senate of the Philippines. Yan ang dahilan. When it comes to sinasabi mong bayaran, I don't need to explain anymore sa inyo, mga tatanga-tanga at bobong Didi Shits. Pero sasabihin ko sa iyo, ang kinikita ko sa Facebook at YouTube, 6 digits. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, balik po tayo dito. Sa airport, alam po niya na mapa-plug down po siya doon dahil nasa immigration lookout po. Sa investigation po natin na meron pong mga pulis na tumulong po dyan. Ngayon po natin tumulong. Involved dito. Anong unit po ng PNP ang naatasan ni Chief PNP para umalalay sa security at sumunod? Baka ang IG po. Baka, no definite pa po because initial po kanina ay ang usapan po it is si mismong si SILG po ang babiyahe po doon at si GPNP po. Yes po. Yes po. Yes po, ibibigay po namin itong mga pictures po na ito. Other matters. Tapos na po tayo. Thank you. Yulay, i-break ko po. Sige po. Ang reaction lang po doon sa post po ng isang TV network na meron daw pong open letter ang mga pulis po doon na naka-assign para nag-operate po sa KOJC na parang napipilitan silang gawin yung trabaho nila. Well, ang mga pulis po natin ay professional po. Pagka tayo po ay nade-deploy sa isang major events at similar to this na long deployment po ay bago po yan i-deploy po. Particularly yung mga dinala po doon sa ibang rehiyon po ay lahat po yan ay kinausap ng maayos. In fact, pinagdala po sila ng enough provisions po kasama po yung kanilang mga uniforme at mga personal na gamit po dahil alam po nila na magiging mahaba po itong magiging deployment po nila. At no less than the Chief PNP was there for a few days, almost a week, para po makamdaman ng mga pulis natin na yung ginagawa po natin ay bahagi po ng ating mandato para iserve po ang isang warrant of arrest. Ito ay isang court order at wala po tayong hangarin dito na pabayaan yung ating mga pulis. In fact, yung ating pong director po, no less than the director po ng
Directorate of Controllership ay hanggang ngayon andoon po, mula mahigit isang linggo na po siya doon, dalawang linggo, to make sure po na lahat po ng pangangailangan po ng mga pulis po natin in terms of pagkain, yung mga tulugan po nila, and even yung mga portalets po were provided by the PNP po. So, yung may mga lumalabas po dyan na mga di umano ay sulat ng isang pulis, may mga nagre-reklamo, we have some reservation doon sa mga lumalabas po na yan, at napakarami na pong lumalabas na misinformation at fake news po, so huwag po tayong magpapadala po doon. What? Ito ang pinaka nakalulungkot na bagay sa kasalukuyan, mga tol, eh. Ang misinformation, disinformation, fake news. Bakit may mga ganito? Alam nyo, ang motivation ng mga tao na ito, nakikita ko, unang-una, kapangyarihan at pera. At tulad ng ilang mga didishit na nanonood dito, lagi nila tayong sinasabihan, bayaran si Top 1. Eh ang tanong, sino ba talaga ang bayaran? Ako, tamaan ako ng kidlat ngayon, mamatay man ako ngayon, ako kung ako'y binabayaran, sa totoo lang eh. Kaya lagi kong sinasabi, malakas ang loob kong sabihin, mamatay na ang mga bayaran. Kasi alam ko sa sarili ko na yung kinikita ko sa Facebook at YouTube at yung mga nai-establish namin ngayon na maliliit na negosyo, eh sumasapat na para sa akin. Mahirap lang kami. No? At ang tanging kayamanan ko, wala akong kayamanan na literal eh. Marami pa nga akong pagkakautang. Yung integridad, yan ang aking pinangangalagaan. May mga lumalapit sa akin. Sa totoo lang. For a peace. Pero hindi ko magagawang tanggapin yun. Ah? Hindi ko kayang magpabayad kahit kanino para lamang isulong ang kanilang interes. Kung itinusulong ko ang interes ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil yun siya ay Pangulo ng Pilipinas at lahat ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. It happens na itong si Secretary Benhur Abalos, nakikita ko sa kanya na siya ay talagang may magandang posibilidad na magagawa sa Senado. At walang masama sa ginagawa ko. Shout out kay Attorney Rene Bueno, isang abogado. Alam niya, i-correct niyo po ako, Attorney Rene Bueno, ha? Kasi hindi po ako maalam talaga sa batas. Pero sa pagkakaalam ko, sa panghihikayat sa isang tao na kumandidato sa pagkasenador sa 2025, wala akong nalalabag na batas. Kung meron ako nalabag na batas, isasarado ko tong channel ko. At kung nababayaran ako ng kahit sino, isasarado ko tong channel ko na ito. Ngayon, balik tayo sa fake news. Nagpapaniwala kasi kayo sa mga fake news. Sinasabi ng mga taong nagpapakalat ng fake news, bayaran ang mga sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan ninyo, yung nagpapakalat na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagkasakit, siya ang binabayaran ng 1,000,000 piso ng SMNI as consultant. Pero ano ang kanyang ginagawa? Meron bang consultant na nagpapakalat ng fake news? Yung mga vlogger ng mga Duterte, si Duterte mismo ang umamin na siya ay nagbabayad para sa mga ito. Inamin din ng mga dating vlogger ni Duterte na sila'y binabayaran. O kaya magsipagtigil kayo sa pag-aakusa, no? Yung mga sinasabi ninyo, nagre-reflect ito ng katotohanan sa buhay ninyo. Ibinibintang nyo sa iba, pero ang katotohanan, gawain ninyo. Sinasabi ninyo, nagpapakalat kami ng fake news, pero ang katotohanan, kayo ang nagpapakalat ng fake news. We can say is, alam po ng mga pulis natin, sabi ko nga, professional ang mga pulis natin. Hindi po yan na alam po nila na ang sinusunod po natin at ginagawa po natin ay within the bounds of law po. So nung period na to, yung mga pulis daw na sinabi ng atin ng seminar, hindi nila na atin ang seminar pero eventually hindi nila. Like I said, kausap ko mismo, pinapartikular yung mga pulis po galing po ng Calabar Zone. Kausap ko po mismo yung regional director, si Brigadier General Kenneth Lucas, and according to him, yung mga pulis natin na dineploy, nagkaroon po ng orientation at sinabi po sa kanila kung ano po yung dahilan kung bakit po sila i-augment po. And this is not the first time, this is not the only police operation na nag-augment po tayo outside of dun sa territorial unit, kasi kailangan din po talaga natin na palitan at magkaroon ng rotation basis po doon, dahil sabi ko nga nung umpisa pa lang ay we are ready for
for a long haul for this purpose po. Well, kahapon po ay nag-insist po na pumasok po doon sa mga restricted areas po itong senator nito yon at pinigilan po natin yan because so as not to further delay po yung ginagawa po nating implementation. Since day one po ay yun po yung ginagawa nila, so much distraction, so much delay, strong resistance that contributed. Ito, napakabait nga ng kasalukuyang pamumuno ng PNP eh. Alam niyo kung itong ginagawa ng mga KOJC nangyari sa panahon ng pamumuno ng Duterte administration at ng mga itinalagang Chief Philippine National Police nito, baka merong kinalagyan ang mga KOJC members na ito. Pero hindi ganon ang proseso kasi ngayon. Eh. Hindi ganon ang pamumuno ng ating Pangulo. May pagpapahalaga sa buhay si Pangulong Bongbong Marcos. Ino-observe nito ang rule of law at due process na hindi natin nakita sa panahon ni Rodrigo Duterte. At kanina sa hearing, pinanonood ko ang Kongreso. Itong Colonel Padilla, mukhang sasabihin na ang kanyang mga nalalaman, particular sa war on drugs nitong si Rodrigo Duterte, more specifically doon sa tatlong Chinese drug lords na pinatay sa loob ng Davao Penal Colony. At sino ang nasa likod nito? Eh mukhang of public knowledge na nga, sabi ni Congressman Abante. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. Pangalanan natin, si Rodrigo Duterte. Tuloy po tayo rito. Doon sa delay, kung bakit hindi natin na-fully implement po itong objective po natin, which is to serve yung warrant of arrest sa hinahanap po natin. Yung mga instrumento po nating ginagamit, may mga additional po tayong instrumentong ginagamit that give more credence doon sa mga earlier po natin na nade-detect na mga human life under doon po sa underground facility po nila. It's what really contributing doon po sa delay kung paano po natin ma-penetrate yung tinitingnan po nating lugar na posibleng nandun po is definitely, kung sino man po yung nandun sa ilalim po ay they are receiving information. Kasi once na nagpupunta po tayo sa isang particular na lugar at natutumbok, makikita po natin doon sa instrumento natin ay lumalakad, nagtatakbo at umaalis po sila doon sa lugar po na yon, which is a clear indication na meron po talagang nakakapagbigay ng information sa kanila. Kasi during our search, during our implementation, ay open naman po, nandoon ang representative po ng KOJC at even yung kanilang isang network po doon ay talagang lahat ng galaw ng pulis doon dinodokumento po nila. So yung leak, you know, in terms of the information saan tayo nagko-concentrate ay definitely po ay nakakarating po doon sa mga taong hinahanap natin kasi nakikita doon mismo na talagang gumagalaw at may movements po yung mga tao po sa baba. I'm sorry, okay lang pala kayo may i-ask you. Si Tevez, hindi mawala rin ito na pala sa ibang bansa. Ako si former mayor, doon din sa ibang bansa. Of course, product ko na may uwi natin yung Indonesia. Pero ano mo kami sa atin din, ma'am, sa mga komentaris na mas mahirap silang mawala rin ako dahil mas particular. Meron dito lang sa Davao, pero hindi natin makuha yung mas particular. Well, itong pagkakahuli natin kay Alice Guo at sa akin na Cassandra Ong and Sheila is born out of the intelligence cooperation between the PNP and the International National Police. So, ito, talagang nakakasabik mga tol. Bukod pa doon sa nangyayaring hearing ngayon sa House of Representatives, nakakasabik na madinig natin ang mga maaaring sabihin nitong si Alice Guo o Guo Huaping. Kasi ang pinaka-concern natin, sino ang tumulong sa kanya? Hindi niya magagawang lumabas ng bansa nang walang tumulong dito. Meron talagang tao. Hindi natin alam kung malaki man yan o maliit, pero meron talagang tumulong diyan. At yon ang dapat malaman ng publiko. Ang tanong, paano kaya ngayon yon palalabasin ng mga mambabatas po natin sa pamamagitan ng kanilang mga katanungan? Considering na itong si Alice Guo ay meron na pong kinakaharap na kaso. Hindi ko alam kung kung ito ba ay naisampa na sa korte o nasa level pa rin. Pero parang nasa level pa rin ng Department of Justice, ano? Kaya
kung i-invoke niya yung kanyang karapatan against self-incrimination, mapipwersa kaya sila ng mga mambabatas natin na magsalita? Eh kung hindi siya magsasalita, ang magiging kaparusahan lang naman ay pagkakakulong sa House of Representatives or sa Senate of the Philippines, eh ikakatakot niya pa kaya yun samantalang makukulong siya, if ever, ng life imprisonment dahil ang kinakaharap na kaso nito pong si Go Wapping ay qualified human trafficking. Sana lamang magkaroon ng konsensya itong si Go Wapping na sa kabila ng hindi siya matatakot ng mga senador o mga kongresista dahil nakakulong na rin naman siya, eh sabihin niya na ang katotohanan. After all, baka naman kahit paano yung katotohanan na yon eh makabawas din po sa kanyang mga isipan. Pero mukhang hindi ko na po ine-expect yan. Ngunit ganun pa man, tayo po ay magtiwala pa rin sa proseso and we are hoping na lumabas talaga ang pangalan at sana yung pangalan na yon hindi kasama doon sa kumalat na photograph kung saan itong si Go Wapping ay nasa isang bahay na yung bahay na yon may mga litrato, cortina, tiles at iba pang mga senyales na parehas doon po sa ipinakitang bahay during live streaming nitong si Senator Bongo. Oh, gumagana naman po yung ating intelligence and in fact, nung matumbok nga natin at ma-confirm natin na nandun yung mga hinahanap po natin ay hindi na po talagang nagsayang ng oras yung PNP natin through our police attaché. So dito po, kung di may mga hinahanap po tayo in terms of doon naman po sa kaso po ni former Congressman Tevez, again, yung po rin pa ating cooperation sa ating foreign counterparts also led to the identification ng location ng kinakoonan po ni dating Congressman Arnie Tevez. Gumagana naman po yung ating intelligence efforts po dito out of respect din po doon sa iba nating mga law enforcement agencies. So, maputo lang natin ulit ha. Kaya ako naniniwala ako talaga mga tol na mas nanaisin ni Apollo Quiboloy dito sa Pilipinas magtago, even si Gerald Bantag. Kasi iba na po panahon ngayon. Napaka-high-tech na po ng communications po natin across the globe. Ang isang impormasyon ay pwedeng makarating sa pamamagitan lamang ng ilang segundo o minuto. Mahihirapan itong si Gerald Bantag o si Apollo Quiboloy na magtago sa ibang bansa. Mas madali sila talagang mahuhuli doon. Pero dito sa Pilipinas, nakikita naman natin yung hirap na pinagdadaanan ng implementor ng warrant of arrest ni Apollo Quiboloy. Kasi bakit? Ang laki ng resources ng KOJC, more or less 30 hectares ito, tapos may mga nakikitang undeclared tunnels, mga secret passage doon sa mga facilities na natatagpuan dyan sa napakalaking ektarya na yan. At sinasabi rin kanina nito pong si Colonel Jean Pajardo, na talagang yung mga nadedetect na heartbeats, eh nagkakaroon ng movement. Kapag ka nandoon na yung mga kapulisan natin at tinatry ng ilocate sila doon, magtatakbuhan na, lalayo na sila, merong impormasyon na nagbibigay talaga sa kanila. Ngayon, wag nilang sabihin itong mga KOJC members na nililimitahan ng kanilang mga galaw at kilos. Unang-una, malaya pa rin silang nakakagamit ng kanilang mga cellular phones. Ang mga CCTV ay hindi po tine-take over ng ating kapulisan. Malaya pa rin nila itong nagagamit na mumonitor ang galaw ng lahat ng ating kapulisan. Ang kanilang mga miyembro everywhere diyan sa KOJC except doon sa mga restricted areas na malaya pa rin nakakakilos. Kaya hindi nila dapat sabihin na merong marshalo dyan. Lahat ng mga bahagi na ibinibigay sa kanila when it comes to due process, eh ine-enjoy nila. Ha? Sana, sa mga darating na araw, itong paghahanap ng ating mga kapulisan dito kay Apollo Quiboloy matapos na. Kasi alam nyo, kayong mga KOJC, babalik ako doon sa sinabi ko kanina, kung talagang katotohanan ang hanap ninyo, huwag nyong i-tolerate ang ginagawa ni Apollo Quiboloy. Naniniwala ako dito mga tol na merong miyembro ng KOJC ang maaaring nakakaalam kung nasa ang partikular na lugar si Apollo Quiboloy at apat pang akusado.
sana magising na kayo sa katotohanan. Ha? Hindi anak ng Diyos si Apollo Quiboloy. Hindi siya ang daan sa kaligtasan. Magbasa kayo mismo ng Biblia at unawain ninyo kung ano ang sinasaad ng Biblia nating mga Kristiyano. Isa lang ang anak ng Diyos. At yon ang ating Panginoong Hesukristo. Ayoko sanang banggitin ang mga ganitong bagay, kaso lang, kailangan natin banggitin. Dahil kayo yung mga naliligaw na ng landas, nagpapaniwala kayo sa isang leader na nagpapakilalang anak ng Diyos. Pero ang katotohanan, meron bang anak ng Diyos na natatakot? Ang tunay na anak ng Diyos ay wala dapat takot. Mukhang lalamove ito ah. Hello? Hi, dear. Nandiyan na yung Lala Move. Oh, Lala Move nga. Kasi yung mga simpleng negosyo natin, mga tol, eh, every now and then may mga Lala Move dito. Oh, balik tayo doon sa sinasabi ko. Ang katotohanan lalabas lamang kung kayo'y magpapasakop sa batas. Huwag niyong sabihin na pamumulitika ang ginagawa ngayon ng gobyernong ito. Walang pamumulitika sa di umano'y inaakusahan ng sexual abuse of a minor. Walang pamumulitika sa di umano'y inaakusahan ng qualified human trafficking. Walang pamumulitika, partikular sa vice-presidente ng Pilipinas, na mandato naman ng ating kongreso na tanungin siya kung paano ginasta at gagastusin ang pondo na ipinagkatiwala sa kanya. Meron ako napanood kanina, hindi ko pa nga natatapos eh. Yung vlog ni Attorney Rene Bueno. Shinare natin ito sa live streaming na sa channel natin. Panoorin po natin. At kung kakayanin pa mamaya, maglalive ulit tayo. Topic natin, si Sara Duterte. But sa ngayon, focus muna tayo dito. Again, si Go Wapping, aka Dismissed Mayor Alice Goo, arestado na. Soonest possible time, babalik na rito yan sa Pilipinas. At si Apollo Quiboloy, nananatiling nagtatago, pero naniniwala ang ating kapulisan na may mga nagtatago sa KOJC premises. At sa paniniwala ng Regional Director ng Pro 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III, si Apollo Quiboloy ay isa doon sa mga nagtatago. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Shoutout po sa inyong lahat ha. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.